papunta tayo sa ating temporary brooding house ng ating mga pugo, which is andito na sila. Hello guys, sobrang lakas ng bagyo. So makikita nyo sa likod ko, medyo tumumba na yung ano, itong puno ng sampalok dito sa harapan ng aking bahay. And ngayon nga, medyo maghapon na, 5 o'clock na. So lalabas tayo kasi check natin yung ating yung sisiwa natin ng mga pugo, and then magpapatukan na rin tayo. So kanina ka talaga, hindi na ako nakapag-video, sobrang lakas ng ulan. Ang ginawa ko, kasi alam niyo naman, temporary housing lang yon. So medyo naampiyasan. So sinugot ako ng yero dito sa nakatambak dito, and then siya ang inilagay dun sa ibabaw para hindi magtuloy-tuloy yung pagkabasa. So guys, puntahan natin. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung status ngayon ng aking temporary housing, and update na rin dun sa aking mga pugo sa ganitong klase ng panahon, sa ganitong klase na merong bagyo. So guys, mag-ingat kayong lahat. So guys, ito, papunta tayo sa ating temporary brooding house ng ating mga pugo, which is andito na sila. Actually, ngayon yung 25 days ng mga to eh. Yung ito, 25 days, and then yung isa, 22 days. So guys, ito lang naman yung yan, dyan tumutulo. Sa yung bubong, okay naman talaga. And then, yung paligid niya, okay pa rin. So ito na nga, naglagay tayo ng yero dito sa bubong para hindi nga mabasa yung ating mga pugo. So ayan. So mukhang okay naman sila. Tingin ko wala nang patuka, kaya kailangan natin magpatuka. So kailangan natin ibaba itong mga yero na inilagay natin. So guys, sumapapansin nyo dahil sa lakas ng hangin. So yan, pero yung bubong guys, so far so good naman kasi hindi nababasa. Yung ampiyas lang talaga, yung talsik ng tubig dyan sa butas na yan. Yan, so yung ibabaw kasi nito, nung wala pong yero, sako. So medyo sumisinip rin yung tubig. So, yan guys, sumapasok dito. So mukhang okay naman yung ating mga RTL. So hopefully bukas ay gumanda na yung panahon. Kasi yung 100 dito ay pick upin sana nung aking kaibigan from San Pascual, Batangas. Kasi na-order ko na sa kanya yung 100 niyan. And eto, mukhang napundi pa yung isa nating ilaw. Ayan, so wala nang patuka guys. So makikita nyo. So kailangan natin maglagay ng patuka. Kasi mahirap pag lalo pang dumilim. And lumakas pa ng lumakas yung ulan. So ayun guys, pasensya na kayo sa setup natin ng pag-video na to. So nakakapote ako, makikita nyo. Ayan, para masigurado natin na pati tayo ay ligtas sa ganitong klase ng panahon. So yun nga, sana mag-iingat yun. Malakas kasi ng ulan talaga eh. Tapos malakas rin yung hangin. So guys, magpapaka lang muna ako. Ayun, tingin ko naman magiging safe naman itong aking mga RTL sa ginawa kong paglalagay nga itong mga bubong na to, itong yero. So ayan, mukhang magiging safe naman sila. Kasi yung paligid naman nung aking cage, balot pa rin ng sako at saka plastic. So hindi ko na inalis. Huwag lang talaga guys magbibigay yung ating temporary housing. Huwag lang talaga itong bibigay. So tingin ko naman hindi, kasi kanina pang malakas yung hangin, kanina pang malakas yung ulan, eh hanggang ngayon naman inakatayo pa rin. And hindi naman bibigay yung ating bubong, tuloy-tuloy naman yung agos. Kasi nga, maganda yung pagkaka-level, pababa nitong ating ano, nitong ating trapal na bubong. So ayun guys, kung tingin ko naman, kung okay yung mga breeding nyo, hindi naman kayo magkakaproblema sa ganitong klase ng bagyo. Ayun nga lang, kapag talagang sobrang lakas na ng bagyo, hindi na natin talaga maiiwasan na masira, mabasa yung ating mga alaga. So hopefully wala. Hopefully guys, walang masasalanta sa atin ng bagyo. Mag-ingat kayo guys. Ayun nga. Sagit lang guys, kung halang ako ng papuka, makatungain ko itong ating mga pugo. Ayun guys, lakas ng agos ng tubig. So
Kota nyo, parang medyo bumabaha-baha na dito sa dinadaanan papunta dito sa aking building. And guys, so nakakapote na ako guys, may payong pa para safe na safe tayo. Kasi yung nakakagaling lang din natin sa sakit. So, ayan. So guys, check din natin yung status ng ating mga laying. So, ayan. Tingin ko naman, hindi naman sila guys mababas ha. So, ayun. Napundin na rin yung isang ilaw natin doon. Kailangan na natin palitan. So, hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita. So, ayan. Medyo tatikwas na yung trapal natin doon, guys. Kailangan na ayusin kasi baka magtuloy-tuloy, mahatak pa pababa. So, maingay yung ating mga pugo kasi wala ng radyo. Guys, kung naririnig nyo naman, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. So, buti na lang makapal pa yung alikabok dito. So, yan, nakakatulong yun, guys. Yung kapal ng alikabok na yan is napiprevent na yung lamig. Yung pagpasok ng lamig dito sa ating pugoan. So, yan, guys. Nakapag-itlog-itlog na yung ating mga pugo. Hopefully talaga hindi sila masyado apektado. Pero, guys, sa ganitong mga panahon, asahan nyo na ang pagbaba ng production. Kasi nga, nilalamig yung ating mga pugo. Ayan. So, may patuka pa naman sila. Actually, yung mga laying natin, ang nag-aasikaso nito si nanay ko, siya yung magpapatuka nito mamaya. Eh, hindi ko lang sure kung nakapagpatuka na siya. Kasi may mga patuka pa eh. Ayan. So, hindi pa nakakapag-deliver ng pagkain itong aking supplier. Ha, magiging problema ko to. Kasi itong patuka na to, hanggang bukas na lang to. Delikado. And ito na lang din yung patuka ko sa ating mga ayan, ito na lang kakampi na guys. Para sa ating mga pinapalaking mga RTL. So, nag-order na din naman ako. Ito na lang din yung ating chick booster. Pero hindi na naman tayo masyado nag-chick booster kasi nga naghahalo na tayo ng starter sa chick booster dun sa last batch natin ng DOC na kinuha. So malalaki na rin naman ngayon, 13 days na. So ito guys, magtataka lang muna ako ng patuka para mamaya hindi na papatukain kasi hindi natin masabi baka lumakas pa ng lumakas tong bagyo na to. Ang patuka na natin dun sa ating 22 days at saka sa ating 25 days old na mga pugo eh purong starter na guys. Ganun din sana yung gawin nyo, purong starter na yung ipatuka nyo. Guys, unahin muna natin tong isa. Medyo mabigat yung yero nito eh kasi makapal. Lang. Ibababa muna natin. Ayan. So tinikwas na lang muna natin na ganyan para makapag bigay na tayo ng patuka. Ano ba yung pansalok nito? Ayan. So guys, napakahirap ng sitwasyon kapag may bagyo. Guys, merong isang namatay kasi nababad to kanina sa tubig. Oh, anuman. Tsaka actually, yan yung kilay. Hindi ko lang inaalis dito. Gamihan na natin. Kaya hanggang ano na yan. Hanggang bukas na. Ulat yung mga po. So guys, hindi tayo pwedeng magpatalo sa bagyo kasi nga kawawa naman itong ating mga pugo kung hindi natin sila papatukain. So hindi dahil may bagyo eh hindi na tayo magpapatuka. So kailangan natin bigyan ng patuka pa rin itong ating mga pugo.
So guys, nakatapos na tayo dito sa isa. Okay. Nakakapagod. Kasi ako yung nakahawak sa camera. Okay. Tapos. Tapos na lang ulit natin to. Hindi kasi pwedeng hindi ko ibabalik. Kasi for sure, mababasa yung ating mga pugo. Ayan. Kung hindi ko ibabalik yung yero. Okay. So dito naman tayo sa isa. Medyo manipis lang yung yero nito, kaya nilagyan ko ng pabigat na kawayan. Ha? Hindi. And so yung nanay natin ang dyan sa may ano na yan. So yung ating mga pugo. Ayun nga, tayos wala ng patuka. So dapat hindi ka mauubusan ng patuka talaga, yun ang pinakatama. Pero ang hirap kasi ng sitwasyon natin kasi nga may bagyo. So kailangan din natin ingatan yung mga sarili natin. So guys, talagang struggle ng pagpupugo ay hindi basta-basta, no? So hindi naman pwedeng hindi natin patukain dahil may bagyo. So, mamamayat naman yan, baka magkasakit pa. Kaya dapat, patukain. Ubus na natin to. Ayun, nagkasya naman ng ating patoka. And tingin ko talagang, ayun, hindi. Hindi naman napundi pala guys itong isa. Nagluwag lang. Ayan, may painom pa naman sila. Guys, napakahirap. Pahirap kapag may ganitong bagyo. Diba, balik ko ulit itong yero. Na ilagay natin kanina. Yan. So guys, hindi ako prepared sa bagyo. Hopefully ay hindi sila maapektuhan. Kasi no, sa lamig din. Lamig rin ngayon. So, nag-alap natin to. Ang pabigat. Ayan. So, ito. Dito na lang muna to. Kasi. So, ayan guys. Yung ating update sa ating mga pugo. So, napakahirap pag umuulan. Actually, hindi lang ito ulan eh. Kasi kung ulan lang, hindi kayo akong problema kasi ilang ulan na rin yung dinaanan itong aking temporary housing. Eh, hindi naman ako nagka-problema. So, ito lang talaga. So, ayan. Mukhang happy na naman ulit ang ating mga RTL. Happy na sila. Kasi meron ng patuka. So, guys, ano lang. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa kasi hindi naman natin kontrolado yung ano, yung panahon. So tayo talaga ang mag-a-adjust sa panahon. Hindi natin ma-sisi yan. So guys, mukhang nataga pa ako ng ano, ng yero. Sana wala. Pero ramdam ko ito oh. Ay, nako. Alcohol na lang. So, ayun guys. So, ayun nga guys. Ito ang yung Kuya Ace ng Lakbay ni Alaso. Napakahirap ng sitwasyon kapag ganitong may bagyo or malakas ang hangin or malakas ang ulan. So hopefully, mag-iingat kayo palagi.
Hopefully safe kayo, safe yung inyong mga alaga, kung ano man yung mga inaalagaan nyo. So, ito ako, makikita nyo, kahit may bagyo, kahit malakas yung ulan, hindi tayo pwedeng hindi gumalaw. Kasi meron tayong mga dapat asikasuhin dito sa farm. Ano? So, yung nanay ko, andudo na sa loob. So, nagpapatukan na siya ng yung aming mga laying. So, yun. And then, after nun, mag-harvest natin siguro siya ng itlog. So, inagahan niya na usually talaga nagpapakain yan mga around 6 pa or 7. So, nga. Kasi may bagyo, mahirap. And kasi kasuhin ko pa yung trapal doon, itasak ko kung ano magiging ano ko doon. Hindi ako pwedeng maghawak ng phone doon kasi wala ng bubong. Baka mabasa yung ating phone. So, yun nga guys, ito again ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni Alas. And please, mag-iingat kayo, maging safe kayo dahil nga merong bagyo. Okay? So, ikaw paring paeng. Ay, nako. Kung maaari lamang ay bilisan mo na ang paglabas sa aming Philippine Area of Responsibility. At ang hirap. Napakahirap. Huwag mo nang salantayin ng Pilipinas. Okay? Ingat na guys. Ito ang inyong Kuya Ace. Maraming salamat.